akong muli ang inyong butihing guro, Ginoong Wilson. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang paksa patungkol sa unang yugto ng Himagsikan. Noong August 24, 1896, nagpatawag ng pagpupulong sa Andres Bonifacio sa bahay ni Tandang Sora sa Sityo Gulod, Baryo Banlat sa Caloocan malapit sa Balintawag. Pinag-usapan sa pagpupulong ang gagawin nilang hakbang at napagkasunduan nilang sisimulan nilang pananalakay sa August 29, 1896. Bilang tanda ng paghihimagsik, pinunit ng mga katipunero ang kanilang mga sedula habang sumisigaw ng "Ligtas na tayo sa pagkaalipin! Mabuhay ang Katagalugan!" Ang paghihimagsik ng mga Pilipino. Napagpasyahan ng mga anak ng bayan na lumaban na, bagamat napakalaki ng kakulangan nila sa armas. Iniutos ng Supremo na kumuha ng mga armas sa kalaban. Isang opisyal na katipunan na malapit sa Supremo si Kapitan General Santiago Alvarez. Napagkasunduan sa pagsapit na 12:00 ng hating gabi ng August 30, 1896 ay magpapalipad ng lobo o magpapaputok ng kanyon ang mga manghihimagsik bilang udyat ng pagsisimula ng malawakang pagsalakay at pakikipaglaban ng katipunan. Hindi lamang sa Maynila, kundi maging sa mga aktibong lugar na ang lider ng katipunan ay kasakasama ni Bonifacio at Emilio Jacinto. August 29, 1896, ikasyam ng gabi, sinalakay nila ang mga tribunal sa hagdang bato sa Mandaluyong at kinuha ang ilang armas doon. Makalipas ang isang oras, pinasok naman ng mga katipunero sa pamumuno ni General Ramon Bernardo ang tribunal sa Pandakan. Matapos tangayin ang ilang armas doon, nagtungo sila sa Santa Mesa upang katagpuin ang malaking bilang ng mga manghihimagsik sa ilalim ng pamamahala ni Bonifacio. Napatay nila ang isa sa mga kalaban habang ang iba naman ay nagsitakas. Muli na naman silang inantala ng Guardia Civil pagsapit nila sa isang lugar na tinatawag na kaseta. Subalit, madali lamang nilang napabagsak ang mga ito. Minabuti na lamang ni Bonifacio na tumuloy na sa at doon magpahinga. Noong August 30, 1896, sa ganap na 5 ng umaga, sinalakay ng mga sundalong Espanyol ang hukbo ni General Bernardo na naghihintay sa San Juan del Monte. Walang nagawa ang mga manghihimagsik, kundi ang lumaban, bagamat kapos sila sa armas. Dahil sa buong tapang na hinarap ng mga katipunero ang mga sundalo, napaatras nila ang mga ito. Natapos ang sagupaan sa ganap na 8 ng umaga at ang mga natira sa hukbo ni General Bernardo ay nagtungo sa San Francisco del Monte kung saan niya naisipang ipuning muli ang kanyang mga tauhan. Mabilis na lumaganap ang himagsikan at sa araw ng iyon ay ipinahayag ni Gobernador General Blanco na nasa kalagayan ng digmaan ang mga lalawigan ng Bulacan, Batangas, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Cavite, at ang Maynila. Matapos barilin ang 4 na katipunero sa Bagong Bayan, 13 naman ang hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Ginawang mabilisan at sikreto ang paghatol sa mga ito na hindi man lamang nagkaroon ng pagkakataong makita ang kani-kanilang pamilya bago sila pinatay. Noong September 12, 1896, isinakatuparan ang hatol sa mga martir ng Cavite kung saan isinagawa ang pagbaril sa mga ito sa Plaza de Armas ng Fort San Felipe, Neri sa Cavite. Sino-sino nga ba ang 13 martir? Ang 13 martir ay sina Alfonso de Ocampo, Severino Nipadario, Luis Aguado, Victoriano Luciano, Hugo Perez, Agapito Conchu, Francisco Osorio, Maximo Inocencio, Feliciano Cabuco, Maximo Gregorio, Eugenio Cabezas, Jose Laliana, at si Antonio San Agustin.
ang iba pang kaganapan sa panahon ng Himagsikan. Bago pa nangyari ang pagbaril sa mga martir, kusang sumuko sa mga Espanyol ang isa sa malalapit na tao at pinagkakatiwalaan ng Supremo. Ibinunyag niya kanyang nalalaman tungkol sa katipunan, kapalit ng isang executive pardon. Sa Cavite, pinamunuan ni Emilio Aguinaldo kasama sina Tomas Mascardo at Artemio Ricarte ang Himagsikan. Bagamat ipinailalim na ni Gobernador General Blanco sa batas militar ang ilang lalawigan, nagpatuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga Pilipino hanggang sa makarating na sa Iloilo, Negros, Aklan at Palawan. Hindi na napigilan ni Gobernador General Blanco ang paglaki ng bilang ng mga naghihimagsik. Pinalitan siya ni Camilo de Polavieja na isang malupit na nagpadakip, nagpahirap, nagpatapon at nagpapatay sa Pilipinong pinanghihinalaang kasali sa Himagsikan. Siya rin ang lumagda sa naging hatol ng hukuman kay Rizal. Ano nga ba ang naging epekto ng pagkamatay ni Rizal? Hindi kailanman naging taksil sa Espanya at sa Pilipinas si Rizal. Ang kanyang pagkamatay ay bunga lamang ng hindi magagandang bagay at kwento ng kanyang mga kaaway. Bagamat nagkaroon siya ng pagkakataong tumakas, hindi niya ito ginawa. Sa halip, pinili niyang harapin ang mga paratang sa kanya upang patunayang siya ay inosente at sa paniniwalang mananaig ang katarungan. Nagpatuloy ang pagpatay ng mga Espanyol sa mga nahuhuli nilang naghihimagsik. Noong January 4, 1897, ipinabitay ang 15 martir ng Kabikulan, kasama ang mga paring sina Inocencio Herrera at Severino Diaz. Inakusahan naman ng rebelyon sina Antonio Luna, Jose Dizon at iba pa. Ang ibang akusado ay binitay sa Bagumbayan makalipas ang ilang araw. Marami pa ang ipinapatay sa iba't ibang lalawigan. Ang Sangguniang Magdiwang. Ang Sangguniang Magdiwang ay pinamumunuan ni General Mariano Alvarez. Sakop ng Sangguniang Magdiwang ang mga bayan ng Rosario, Tanza, Naik, Ternate, Maragondon, Magallanes, Alfonso, Indang, Bailen, at San Roque. Cavite ang naging pinakamatugumpay na lalawigan sa panahon ng Himagsikan. Ang Sangguniang Magdalo. Ang Sangguniang Magdalo ay pinamumunuan ni Baldemero Aguinaldo. Hawak naman ang mga bayan ng Kawit, Imos, Bacoor, Perez, Dasmariñas, Silang, Mendez, Nunez, at Amadeo ng Sangguniang Magdalo. Nagkaroon ng paligsahan sa pagitan ng dalawang sanggunian. Nang maglungsad ng malawakang pagsupo sa paghihimagsik si Gobernador General Polavieja, hindi nakagawa ng mabisang pagtatanggol ang mga ito. October 31, 1896, nang inilabas ni Aguinaldo sa Kawit ang dalawa niyang manipesto. Ang una ay nagpapaliwanag na ang layunin ng Himagsikan ay makamit ang kalayaan, pagkakapantay-pantay, at pagkakapatiran. Ang ikalawa naman ay nagsasaad ng pagbubuo ng komite ng Himagsikang Sentral sa mga pamahalaang pambayan sa ilalim ng pamahalaang revolusyonaryo. Hindi ito nagustuhan ng Sangguniang Magdiwang, kaya't hindi nila ito kinikilala. Ito ang mas lalong nagpalala sa kanilang alitan. Inanyayahan ng mga katipunero sa Cavite ang Supremo upang ayusin ang namumuong hidwaan sa pagitan ng dalawang sanggunian. Ayon sa talaarawan ni General Alvarez, nagpatawag ng pagpupulong noong December 29, 1896 ang Magdalo na tinawag na Asamblea Magna. Ito ay upang pag-usapan ang pagtatatag ng isang bagong pamahalaan na bubuwag sa katipunan.
Hindi pumayag ang magdiwang sa kagustuhan ito ng Magdalo, kaya't nagkaroon ng pagtatalo sa magkabilang panig. Ano naman ang tinatawag na ang Kumbensyong Teheros? March 22, 1897, nang muling nagpulong ang Magdiwang at Magdalo sa Casa Hacienda, tahanan ng isang praile sa Teheros, San Francisco de Malabon o General Trias sa Cavite. Pinanguluhan ito ni Jacinto Lumbreras upang bumuo ng mga plano kung paano ipagtatanggol ang Cavite, subalit sa halip na pag-usapan ang bagay na ito, muling napag-usapan ang nabiting usapin sa ginanap na Asamblea Magna noong December 1896. Ipinahayag ni Alvarez sa kanyang talaarawan ng katulad ng nauna, muling nagkainitan ang dalawang sanggunian sa usaping pagkakaroon ng pamalaang revolusyonaryo na bubuwag sa Katipunan. Nahalal bilang Pangulo si Emilio Aguinaldo, nanooy na sa ibang lugar at nakikipaglaban umano sa mga Espanyol. Iminungkahi ni Severino de las Alas na si Bonifacio na lamang ang gawing pangalawang pangulo sapagkat siya ang nakakuha ng pangalawa sa pinakamataas na boto. Nahalal si Mariano Trias. Nahalal din si na Artemio Ricarte bilang Kapitan General. Emiliano Riego de Dios, Direktor ng Digmaan. At Andres Bonifacio, Director del Interior. Tinutulan ni Daniel Tirona ang pagkakapili kay Bonifacio sapagkat wala raw anumang katibayan ng pinag-aralan ang Supremo. Ang nararapat daw na maging Director del Interior ay ang abogadong si Jose del Rosario. Nasaktan at nainsulto si Bonifacio sa naging pahayag na iyon. Binunot niya ang kanyang baril at itinuto kay Tirona na noon na may nagtago sa likuran ng maraming tao. Ang pagdakip sa Supremo. Tumuloy si Bonifacio sa naig at dooy nagpulong sila ng kanyang mga kasama. Napagkasunduan nilang magtayo ng isang pamahalaan at nilagdaan nila ang kasunduang militar sa naig. Hinirang ng Supremo si General Pio del Pilar bilang punong tagapagpaganap ng hukbong revolusyonaryo at hiniral ng purok militar sa Morong, Bulacan, Nueva Ecija at Maynila. Noong April 28, 1897, naglabas ng kautusan si Aguinaldo na dakpin si Bonifacio dahil sa mga hindi tamang impormasyong nakuha niya mula sa kanyang mga tauhan. Ipinadakip kina Agapito Bonzon, Jose Ignacio Pawa at Felipe Topacio ang magkakapatid na Bonifacio. Nagkaroon ng palitan ng putukan ang dalawang pangkat at napatay nila ang isang kapatid ng Supremo na si Seriaco habang nakikipaglaban. Malubhang nasugatan sina Andres at Procopio. Pinaratangan sila ng pagtataksil sa hukumang pinamumunuan ni Mariano Noriel. Ang paglilitis sa magkapatid na Bonifacio. Sinimula ng paglilitis sa magkakapatid na Bonifacio noong April 29, 1897 sa bahay ni Teodoro Reyes sa Maragondon. Hinatulan sila ng kamatayan noong May 6, 1897. Ibinaba ni Aguinaldo ang hatol sa magkakapatid. Mula sa parusang kamatayan, ginawa niya itong destiero o pagpapatapon sa isang malayong lugar. Nalaman ni Noriel at Pio del Pilar na nooy umanib na sa pangkat ni Aguinaldo ang pagpapababa ng kaparusahan sa magkakapatid. Hiniling nila sa Pangulo na ibalik ang parusang kamatayan. Isinagawa ang sinasabing hindi makatarungang parusa sa magkapatid na Bonifacio. At ayon sa salaysay nila sa Roma Kapagal noong June 27, 1929, ipinatawag siya ni General Noriel at inabutan ng isang sobreng selyado. Isinakatuparan ni Lazaro Makapagal at ng kanyang mga kasama ang hatol ng Supremo at sa nakababatang kapatid nito noong May 10, 1897. Dito nagtatapos ang ating talakayan. Batid kong manakuha kayong kaalaman sa paksang ating tinalakay. Kung kaya't hanggang sa muli, paalam!